Gentlemen and ladies, magandang muli sa inyo lahat. At at the outset, again, we'd like to thank you guys na passion, no? Nandito tayo. Ating, of course, makikisaya sa ating mga kapatid na Muslim dahil sa ngayong araw nito ang pagtapos ng kanilang Ramadan, no? Idil Fitir. Idil Fitir. Si kapatid na Milo nandito, pero kahit nakasama siya sa congregation, pero he chose to stay with us sa ating regular na Brodkaster Forum ngayong umaga. At of course, nagpapasalamat tayo sa ating mga bisita. Pakilala ko hanggang sa inyo. Kasama sa mga guests natin, alam niyo na, mga guys who need no further introduction sa aking kaliwa. First time nyo dito sa ating forum, si Atty. Pete Bita at Prinsipe, kilala niyo. Presidente po ng Philippine Trial Lawyers Association. Thank you, Attorney, for joining us. Wawa mo muna yung mikropono at kasama natin siya sa cooperative movement. Yes, yes. Siya sa mga director, wala ko nitang mali, ng ating co-op... Secretary General. Ng ating co-op partnerist, no? Nakabase sa Marikina. Attorney, welcome sa ating broadcasters forum. Thank you, President Lakay. At magandang umaga po sa inyo lahat. Sa malaking karangalan na ako'y maanyayahan sa inyong weekly forum. Ito'y napapanahon at kailangan na pag-usapan natin ang mga issue. Thank you. Thank you. At hopefully, Atty. Pete, sa panahon ni President Digo, ay mapapansin na tayo sa cooperative movement. No? Ano na taon na ito ay pinagsinipaw nun ni Noy. Yeah, pero siguro, dahil sa si Pangulo Digo is one among the presidents or hindi ako rin na kapalit siya lang yata ang nakapagbanggit ng cooperativismo sa mga debate. No? Senator Rodrigo, so again, we look forward to having a good working relationship with the President sa issue ng cooperativismo. At ito naman sa akin kaniwa, is one kayo din sa Father International, so kayo natin, kinilang-kinila sa pagtatanggol sa mga consumer rights. Consumer rights advocate, dapat patagal lang naging senador, si Manong Jess Arranza. Presidente ng Philippine Federation of Chairman of Federation of Philippine Chairman Industries. Of Filipino Industries. Salamat na Manong Jess, kumusta ka na? Eh si Manong Jess, nagkasakit ko na tatanda niyo, pero he's up and about at mukhang malakas pa sa ako. Oo, ay cancer survivor tayo. Cancer survivor. At ngayon nga, holiday, galing din ako sa hospital nung last week. But anyway, dahil lang sa mga konting karamdaman lang. Anyway, suki ako rito, and then thank you again for inviting me. Akala ko nga hindi matutuloy kasi holiday. Eh, tinawagan lang ako ni Fernan. Sabi niya, tuloy. At tuloy, walang holiday lang. Yes. May bago pa rin yung na-organize na pina-expand namin yung anti-smuggling ng Federation of Philippine Industries. At yun po ay fight illicit trade. So, kasama na po yung mga fake products, kasama yung mga cartel. And for your information, mamaya, but pwede yes, ka na sa mga yun. Mamaya, mamaya. Bitingin ko natin. Mamaya, mamaya. Okay. Okay. Of course, ay kaliwa ang kanan naman, suki rin natin ito. Hinong natin ito sa Broadcasters Forum, si Manong Bert Suansing, of course, former LTO, former LTFRB, at kung ako nagkakamali, isa siya sa Executive Director ng Philippine Global Road Safety Partnership, tama? At kung pinag-usapan ang problema sa traffic, lalo tingin ng EDSA, no? Si Manong Bert, ewan ko, hindi naubusan ito ng, ng mga panukala. Noong kahapon, napakinggan ko si Bert, ating incoming Speaker of the House, si Bobby Bebot Alvarez. Sabi niya, from where I live, Southern Metro Manila, pagpunta ko ng Congress, 3 oras. Pagbalik ko, 3 oras. Mas madali pa kumuha ko ng Davao at ng Balikan kasi sa Balikan ako ng EDSA. So, pag-usapan din natin maya-maya kung ano ang pwede gawin dito sa problema ng traffic sa EDSA na would you believe, ang pinag-usapan ngayon eh, emergency powers na para malutas yung problema sa EDSA. Manong Bert, thank you for joining us. Magandang umaga na kayo. Magandang umaga to sing that. And glad to be here with you. Maraming salamat po.
Thank you, Bert. At of course, isa pa sa ating pasuki, ha? Ang national coordinator ng PTLA, Philippine Trial Lawyers Association, sa attorney Waray, Evasco. Ito ang Waray na marami. Good morning. Patkar, ha? Patkar, 20 years na kami magkasama sa radio. Huwag mo na sabihin kung saan ka nakakilala. Radio TV. More than 20 years. 30 na. Siguro. Sige. Okay. So, gentlemen, simulan natin. Una-una, mag-aagaw ni Pete, marunong adjust. Sandali muna. Muna po, pwede ka maulahin ang topic? Sandali. Kasi ang pinag-usapan ngayon eh, emergency powers na raw para kay Presidente. At ito, ang sinasabi ng ating bagong sekretary, Sekretary Tugani, ng DOT. Transportation. Ang gusto niya mangyari, pabigyan na siya ng emergency powers. So, matanong natin kay Albert, ito, itong eksperto ng transportasyon na pinag-usapan natin. Ano masabi niyo, Albert? Alam ko ba ito, ganang emergency powers para malutas yung problema niya ng traffic sa EDSA? Okay. pagdating sa traffic, depende po anong sitwasyon. No? Like, for example, muna-muna, siguro dapat maunawa natin na iba ang Metro Manila Development Authority. Siya na asiwa dito sa buong Metro Manila, no? Pagdating sa tatlong bagay. Traffic, basura, bahat. Pero pag inuring natin mabuti, yung posisyon ng chairman ng Metro Manila Development Authority. Malayo-malayo ito doon sa dating posisyon ng ating dating unang ginag, si Imelda Marcos, kung siya ang Metro Manila Governor. So, yung mga mayors at that time, parang mga managers lang na sinusunod siya presidente ng kumpanya. So, ganoon ang setup. Malayong-malayo ngayon, kasi ngayon ang chairman, maganda yung title, chairman ng Metro Manila Development Authority, at ang appointment niya ay nagagaling mismo sa presidente ng Pilipinas. Pero pagdating sa pag-govern ng Metro Manila, wala yun. The chairman is only a reigning chairman. He's not a ruling chairman. So malaking pagkakaiba nun. In terms of, say, for example, pag-ayos ng traffic, no? Dahil makikiusap ang chairman sa mayor. Hindi kagaya ng araw. So yun siguro doon sa party yun, ang kakailanganin ng emergency powers. Sa iba pong bagay, let's say, for example, may kinalaman pa rin sa traffic, isang nangyayari ngayon dito sa atin sa Metro Manila, marami tayong mga pinagagawang infrastruktura, kagaya ng halimbawa yung Skyway Stage 3 na tumataakyan sa pagmula sa Makati, pasok ng Maynila, papasok ng Quezon, dadaan na San Juan, papasok ng Quezon City. So, may mga bagay na hindi maaring marisolba, no, sa ordinaryong sitwasyon na kinakailangan mo ng presidential or presidential intervention pala. Minsan, dahil mismong government agency na makakaharap mo, kailangan mo makiusap. What do I mean by that? Siguro, napapansin nyo ngayon kung kayo tumatakbo dyan sa Araneta Avenue. Nakatayo na yung mga columns. Yung kulang na gagawin dyan is yung, ano niya, yung cantilever niya. Tapos talagyan ang deck. Bakit hindi namin magawa? May mga wires na tatamaan ba? May mga kuryente na tatamaan. So, kailangan mo punang ilipat yun. So, unang-unang ako sabi mo dyan, dalawa, no? Pagdating sa kuryente. Yung NGCP at yung Meralco. Hindi ganun kadali makipag-usap ko sa dalawang entities na yun, no? Pagdating dyan. Tapos, of course, saan mo ililipat?
kung nililipat mo siya sa isang government property rin, yung maketa, kakausapin mo yung local government. Kung ito ay private property paglilipatan mo, of course, tapasok na din yung right to play. So yun, ganun kasalimutan. Sa mga ganun parte, kakailanganin siguro ang, emergency power, kundi extraordinary powers. Special powers daw. Special powers, yun. Kasi Robert, nakita mo eh. Ngayon, pagdating sa traffic, yung per se, ang kailangan mo dyan ay taong may goals na magpapatupad ng hindi naman yung buong provision ng Republic Act 4136, kundi yung chapter 4 ng 4136, which is about traffic laws, traffic rules. Yun na. Pagmula sa parking hanggang sa behavior ng driver, ito paano siya magmamalang. Hindi na natin kailangan magpasapan ng batas tungkol sa dapat kumuha ka muna ng certification o dapat patunayan mo muna na meron kang garahe bago ka pabigyan ng sasakyan. Sa naturalmente, sabi ko nga, madalas ko sabihin niya na pinag-uusapan pa lang yung panumalang yan, marami na naglalaway. Kasi bakit ka mo? Siyempre, paano mo patutunayan? Pupuha ka ng certification. Saan ka pupuha ng certification? Either sa city hall or sa barangay. Alam naman natin kung anong nangyayari. So, anong dapat ang nating gawin? Ipatupad yung provision doon sa 4136 regarding parking, no? Merong particular section doon sa chapter 4 ng batas na nagsasabi kung saan ka hindi pwede yung pumarada. In essence, it is saying na pagka public road, hindi pwede paradaan mo. Ginawa ang kalsada para daanan ng sasakyan. Okay. Ano lang magiging problema sa traffic kasi kung ano-ano lang makahensya ang sinasama niya, barbaro siya. Ngayon, may mga nagpapanukala ka rin na baka pwede eh. Kunin na rin natin ang servisyo ng mga sundalo. Baka, nung nakaraan, may highway patrol group, may MMDA, may mga local traffic enforcers. Ngayon sinasabi, baka kailangan ng mga sundalo mo na. Baka, ano ang takot ako? Baka pati yung MMDA, baka hawakan na rin pa kuluti ko. Sir, huwag yung chairman ng MMDA. Tukul kayo sa pagmamanda ng traffic. Considering the length ng kalsada, yung dami ng interseksyon, yung volume ng sasakyan, kinakailangan natin kasi maraming taong magbabantay. Yung may magbabantay na may authority. At kasi yung halimbawa, kagaya nung sinasabi ko, yung may mandato as far as traffic law enforcement is concerned is LTO. Sila ang may primary mandate na nakasaad dyan doon sa batas. Ngayon, kung sila ay magde-deputize ng mga tao para makatulong nila, ang kailangan nilang i-deputize is somebody who's connected with government. At nakasaad din sa batas na ang unang-unang dapat tinatap ng Land Transportation Office pagdating sa deputation, yung mga pulis. At that time, ang tawag doon sa pulis na yun is yung traffic command ng Philippine Constabulary. Dahil may PC pa noon, no? Tapos nag-evolve na nga, ngayon nag-PLP na. So, HPG. Pero kulang eh. Like for example, yung ginawa ni General Gunakaw, no? 200 na tao yung nilagay niya dyan. Yung 200 na yun, pinapotel ko saan-saan. Pinagbubunot niya yun. So, para ilagay dito sa Metro Manila. Naturalmente, binunot ko yun. Di doon naman ngayon may gulo sa pinagbunutan. No? So, dapat pabalik mo na. So, tao talagang kulang dyan. Lalo-lalo na pag ang pinag-usapan natin ngayon is yung behavior ng driver. Dahil sa mahabang panahon, hindi na implementa na gusto. So, tantama yung enforcement. Bakit ko natin sa mga negosyante na talaga ang mga naapektuhan ayon sa report ay may higit na 2 million piso yata na mawala. 2.4. That's a problema ng traffic. So that's it from the businessman. Ano, Jess? Thank you. Bago nung issue na gusto nyo iparating sa ating mga kapatid niya yung maga, can we have your thoughts muna tungkol dito sa traffic na pinag-usapan natin? Sa panig naman ng mga negosyante. Well, sa business natural, gusto namin yung isang traffic. Because the faster the business, you can
can attract and turn around sa mga deliveries, no? So, they can, we can bring the raw materials, kaya lahat, and we can process. Time is of the essence. Kahit saan lugar sila, sa amin sa manufacturing and delivery. At yung kung emergency power, I do agree. Kinumulan, kahit yung sa pagdaan ng kuryente, kailangan, away-away pa. Pabubukas sa ngayon. After so many years of fight, pero kung may emergency power yan, although it is in the constitution, right of eminent domain, pero minsan matagalan yan eh. Minsan ang karsada, pag diretsyon na ganyan, medyo liliit. Kasi yung bahay doon hindi magalaw. So kailangan talaga, I agree with that. And siguro, is harin yung, ang pinaka-important na tag-usap ko yung personal, if you recall, Bert, yung tungkol sa discipline sa driver. Talagang that is number one, eh, whether he's a driver, sa subdivision lang, may orange na nakalagay, nakaharangan pa. And these are educated people supposed to be. Hindi naman ordinary driver eh. Educated eh. May mga trabaho, may mga maayos ang mga sasakyan. So, mapapaaway ka palagi eh, Bert eh, di ba? Lalo motorcycle. No? Motorcycle is the one that is causing accidents. Alam mo, nagdadrive ako ngayon, hindi na ako nagdadrive, binawal ako ng motor. Pero nagdadrive ako noon, bibigyan ka ng mga motorcycle eh. Magugulat ka eh. You know, pag nagulat ka, tendency is, wala ka ng hiya eh. Oh, bakit hindi ma-educate yan? What? Ang mga tao naman dito, mga LTFRB, LTO, nagpupunta sa ibang bansa. Ha? Mga lakbay aral kung ano mga tinatawag nila. Lakbay na lang ng kung lakbay, walang aral eh. So, ang punto rito is, why can't we not do it when it is just a simple matter? It's just a common sense. Ay, kaya siguro kayo ang bahala doon sa traffic, kayo lang ang bahala dyan sa traffic at kami na lang dito na lang kami sa issue ng mga napapakanan ng ating bansa, lalo na sa collectional taxes. We are losing 200 billion a year sa smuggling. Nasabi naman ng mga taga-customs noon, Mr. Arranza, mali ata ang competition. Bakit mali? Sabi mo. Wala na halos tariff eh. Zero tariff na tayo. Ganun ba ako? O magkano ba tariff na wala? Mayroon 5%, mayroon 2%. Magkano ba? So ang hinanakaw ng smuggling, wala na yung tariff. Walang tariff eh. Ano bang nanakaw yung sa tariff? No, wala naman. It's the value added tax which is even bigger than the tariff. So, yun 200 billion ang nakawala. Pwera sa fuel. Ang fuel is estimated to be about 30 million. I'm coming out with a figure for fuel. Ilan ang itinaas ng vehicles? Ilan ang itinaas ng population? Pero walang itinaas masyado ang fuel consumption. Anong nagbayad? In the same manner, nung minumpute namin nasa textile, kinumpute ko, ilan ang total per capita sa textile? Binabaan ko na. Binabaan ko na sapagkat mahirap tayo dito. Maski punit-punit, sinusupa, no? So, pwede ito namin. We need 300,000 metric tons. Kinuha ko ngayon, ilan ang pinoproduce sa bansa natin? 150. Ilan ang ini-export? Mayroong ini-export ka. So, all production plus import, less export, ang naiiwan sa bansa natin, 150,000 metric tons of textile. Bakit ko na-survey? I mean, these are just simple computations. Kung walang shortage, may nagsusupply. At already ng rice. No shortage of rice. Pero nung hinigpitan ng customs, may shortage na. Kaya nung walang shortage, kasi napapalitan ng mga illegally brought in, which are not recorded. Kaya hindi mo mamamatch dun sa record. So, ito ang mga issues sa gusto ko sa kayo sa standard. Oh, meron ako tayo sa tanong kay yeah. Ma'am Jess, ha? Nalaro ko yung textile eh. Palahon na, panahon noon, nagpunta natin pala sa corduroy, di ba? Oo, oo. At saka yung
kukunin. Mauuso na bang yan ang corduroy kasi yung ating presidente, lagi na kusunto ang corduroy. Oo. Oh. Diba? Oo, oh, pang seat cover na lang yan. Kaya ba? Oo. Oo, corduroy sa mga ako. Oo, si Marong na, si presidente. Kaya ako nakikita ko rin ng corduroy eh. Ha? Corduroy na parang jacket na tsaka pantalon, pati. Hoy, welcome back. Ang ating asawa si Ma'am Palas, Ma'am Palasige. Ayan. SP, SP. SP Palasige. Welcome back. Natutuwa kami yung up and about. Sumantala meron tayong kasamahan na medyo humihingi na ng wheelchair. Pero natutuwa ako at ikaw ay nakakulit at hindi ka lang ang wheelchair. Ha? Salamat sa Panginoon. Okay. Ngayon naman, bago yung mga questions ninyo kay Manu Bert at saka kay Manu Jess, nanakaw muna tayo sa PTLA, Philippine Trial Lawyers Association. Sa PTLA, meron silang bagong gustong iparating din bilang suporta sa anti-droga na kampanya nating President Rodi na nagugulanta ang lahat sa atin, tayo na sa media. This is the first time na noong araw, akala ko ang pagpipilang sa mga naputukan, mga namamatay, eh panahon lang na ano, panahon lang ng New Year, taon-taon, ilan naman namatay, ilan naman naputukan, ilan naman tinamaan ng stray bullet. Ganyan tayo pag kayo maghiwalay ang taon, pero ngayon, araw-araw pagpipilang natin ang mamatay, no? Mas marami pa kesa sa bagong taon. Kaya nga, so, pakinggan natin ang, mayroong, sinasabi ang PTLA na bilang suporta sa kampanya ni Pangulong Digong dito sa anti-drugs advocacy niya. Ano yun, Atty. Prinsipe, bilang presidente ng PTLA? Yes, Pangulong Lakay. Kasama ko rito ang National Coordinator ng Philippine Trial Lawyers, si Atty. Waray. Ngayon, nag-meeting kami ng Philippine Trial Lawyers bilang pagpapakita ng ating pagtataguyod sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga druglords na napakagrabe na ng ating problema na kita natin sa TV, sa dyaryo na napakarami pala all over the country. At kaya doon sa mga inaresto, pinatay, ganyan na pala kalupa ang problema ng droga sa ating bansa. Kanya timing na timing ang pagiging Pangulo ni Pangulong Digong. So, bilang suporta ng Philippine Trial Lawyers, nagpasya kami na walang hahawak ng mga kaso sa droga. Hindi patatanggol. Yan ay natutunayan ni Atty. Waray. Walang hahawakan na drug cases. Yan ang suporta ng Philippine Trial Lawyers. Binigyan namin ng instruction ang mga miyembro sa pamumuno ng pamunuan ng Philippine Trial Lawyers, tanggihan ang lahat ng lalapit na mga drug lords, pusher. Hindi namin tatanganan yan. Yan ang aming suporta kay Pangulong Duterte. Atty. Waray, eh sino nga ako sa mga kaso ngayon? Kayo may nadagdag dyan kung ayaw na ninyo. Ikaw. Wala tayong problema dyan. Pero meron dyan. Pero kung ang proposal ko ay 6 months lang. Eh sabi nyo ng President, time na. Baka go to mga bote na iba. Pero at least, marunong naman mag-sacrificio ang mga members ng President Pahal. Although, dapat nito mag-inisip ang malalaking law office. Nag-initiate na tapusin ang problema sa drug. Sabi yung pa ni Mendoza, Sister Lito Mendoza, when he visited the Pampanga provincial jail, 70% almost na nakakulong drug-related. Ano mo yan? So, pag naman babae, pagka babae nakakulong, nalawalang. Droga o kaya illegal recruitment? Pero ang nakalagay, survey, 70%. Pinakakulong niya. Ibig sabihin, pag yan ay mawala, papawas na tayo ang mga nakakulong. So, attorney, yung bang pag-uusap niyo sa PTLA, okay na, ipalak ninyo na sa mga membro? Oo, no. Maganda.
May instruction na yan. Mga ilan ba ang mga member na PGRSP? Mga 3,000 ang member niyan. All over the country. All over the country. Okay, okay. Okay, sige, bago natin balikan si Manong Bert at saka si Manong Jess, bago natin iwanan yung ating mga abogado, baka malimutan ko. Ano ba sabi niyo dito sa pinakamalaking balita kahapon? Sunisigaw na yung mga general. Para trial by publicity na mangyari sa kanila. Di ba? Pinangalala na ni Paolo Digo, yung limang general, yung tatlo aktibo ay yung dalawa retired, na sinasabi involved sa illegal na droga. E sumisigaw itong mga general. Ano mo na? Huwag naman siya ng ebidensya. Well, Pangulong... Bilang abogado, masasabi niyo? Bilang abogado, ay tama naman si Pangulong Duterte, sumagkat binibigyan sila ng due process. Dahil investigation pa lang naman eh. Ha? Binibigyan sila ng pagkakataon na patunayan na hindi totoo. Ha? Mayroon lumabas na pangalan eh. Ang lumabas na pangalan, kanya nga, the burden of proof lies on them. Di ba? Nauna mo na ang ano. Ang pagpapatunay ngayon ay nandun sa mga general. Yun ang tinatawag na due process. Di ba? Binalita-balita na. Di ba dapat yung accuser yun na maglalabas ng ebidensya? Siya nga ang mag-aalo ngayon ng ebidensya na hindi totoo. Di ba? Balita, di ba? Ako sa akin ka, kasi sila ang nagsasabi na hindi totoo yun. So, kailangan i-presenta nila yung dokumento o ebidensya. Lahat sila nagsasabi hindi totoo. Kaya naman, sabi nung Secretary of Justice, patunayan ninyo na hindi totoo. Ano ba ang ebidensya? Okay. Wala pa ako sa korte yan. Wala pa, pero hindi pa ang rules na pag-follow. Pero ito, di ba lang? Sa labor case, ha? Maniwala ka. Labor case. Wala pa naman sa korte. Pag sinabi ng empleyado, na ano, na hindi ako sinasundahan ng tama, alam mo, hindi yung empleyado ang mag-approve na. Hindi yung kabila, yung employer. Na ito ang mga balik na. So ito, it might be an exception kasi wala kang masa. Pero ito, yung nga yung impact sa pamilya. Can you imagine, buti nga walang pasok ngayon. Can you imagine kung ngayong araw na may pasok, papasok sa eskola yung anak ni Pagdilaw? Anong sasabihin na kanyang mga ano? Classmates? Takot pala sa droga, kaya pala nyaman-nyaman yung kaya. Di ba? Basta illicit trade, fight illicit trade. Ang hindi lang namin pinasaklawan ay yung illicit relationship. Maraming patamaan yan. Hindi namin sagot yun. Uy, nag-react sila ka. Para sa inyo. Anyway, mayroon kung nabasa nyo, mayroon dumating na, sure po lang ano kasi nakakaya sir po. Mayroon dumating na almost 5,000 metric tons na steel bars sa Subic. Yung dumating na yun, nag-issue ang DTI na tiga sa Zambales ng tinatawag niyang provisional ICC, Import Commodity Clearance. Ang Import Commodity Clearance so, ay ini-issue ng tawag ng certificate matapos ma-check ang standard ng produktong dumating. Kung yan ay subject to mandatory product standard. Katulad ng steel bars. So, nagreklamo ang PISI, Philippine Iron and Steel Institute, composed of 7 companies. Nung nagreklamo, edi hinol, nagkaroon ng hearing. So, talagang wala pang final na ICC. Ngayon, nakialam mo ako dahil sa dalawang sa states, napiusapan ako ng steel group na member. At itong mga steel group, member din pala ng Philippine Chamber of Commerce. Okay.
Nung nakialam ako at pumunta ko sa Subic at kumatenda ko, ang sabi ko lang sa kanila, basihan niyo ang Philippine National Standard. Ano ang nakasaad doon? At yun dapat ang gamitin niyo. So ang nakasaad doon, pag tinignan niyo, ang sampling ay for every 20 tons, you get one steel bar, cut 1 meter, you know ang itikis mo. Every 20 tons na produce sa ating bansa. Pero yung implementing guidelines na ginamit, na gustong gamitin at gagamitin, ang sampling niya is 3 pieces of steel bar kada shipment regardless of volume. So, how can a one steel bar, kasi 3, pero isa lang ang testingin, how can one steel bar represent the entire sample when it is 5,000 metric tons? Sampling method lamang, tapos ka na. You don't get correct result. So, may questionan. Ang ginawa naman ni Bertlina, sabi ni Bertlina, i-re-release ko yan pag nakapag-present niyo ng ICC na talagang tunay lang. Okay. Galing sa media yan. Galing sa Department of, sa Bureau of Di ba napipigil? Di ba napipigil? Ah, mahirap yun kasi ang pagkuha ng sample, kaya naman nakapantay yan. Kasi hindi ba, kasi hindi yun kasi, di ba pagpapasko, laging issue yung sa mga Christmas lights. Natawag na yung ICC ba yun? Oo. Eh, pati pala yung napipigil. Eh, dami mga lumalabas ng mga Christmas lights na may mga supposedly ICC din daw. Kaya nga, binabantay natin yun. Dapat yan, ang inisyu ng DTI should correspond to the number of applicants. Ang nangyari kasi, pag tinignan ko ang conditional release nila, yung sinasabing provisional, mas marami yun kaysa dun sa naisyuhan ng tunay. Oh, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mayroong naibenta na hindi dumaan sa standard examination. Then, if I may, no? Very important to kasi nung sa Bohol, nagkaroon ng earthquake, nagpapunta ng tao ang steel group, lahat halos ng nakuhang bakal, substandard. Substandard. Yung mga bumagsak. Makikita ko niya kasi ang lahat ng steel bars may logo bawat 1 meter. Bakit may logo? Naka-imbos yan. Kasama sa bakal. Kasi nga, pag may nangyaring aksidente, makukuha mo yung bakal. Maiiwan man yan ng ilang metro, makikita mo logo. Malalaman mo kung sino nag-produce. At saan galing ang product. Yun ang purpose niya. No? So ang nangyari, na nagkaguluhan, sabi hindi, wala naman may presenta. Ngayon, binanatang kami ng press release. Pero mayroon daw na taga PCCI na nag-follow up ng release. Sino nagsabi sa akin? Si Bertlina. So ang sabi naman ni Bertlina, basta po, dalhin nyo dito ang ICC, I will release everything. Pag yan ay genuine na, then may mahal. So, yun yun ang issue. Di ba mga kapasal? Ha? Di ba mga kapasal? Naka-hold, hindi namin papayagan na mailabas. Nakabantay doon ng mga custom police. At binamantay din ng ibang grupo namin. Di ba na ma-schedule yun sa mga ano? Hindi, kaya wala, hindi pa ilabas, kaya nagagalit kasi to, nung kinuha nila sa China, building. Sa presyo ng acquisition nila, tutubo sana nila sila nung ipak na sa pinito, kasi ang taas ng presyo nito. Pero nung ngayon, hindi pa na-ibenta, pinakwenta ko nung 3 weeks ago, magkano ba ang presyo na ngayon? Kung sa, parang nawalan na sila ng 50 million. Nabanggit pa kaya pelit sa akin. Pero ang punto ko lang, I don't mind. Ang issue lang is, kinasuhan si Bertlina of all cases, ang nakalagay delay? Anti-red tape ang kinaso kay Bertlina. Linagay pa sa newspaper. So, kinakounter namin. At kahapon daw, nakatanggap ng sulat ng office ko sa FBI na may sulat si Valdez, abogado ng mga nag-import, na sa lumabas sa bulletin na news, pinare-retract ako.
Eh si Valdez naman eh, naging abogado ko yun noon, hindi pa lang kung... Tinahong kung kaya lawyer talaga yun. Anyway, I know him. Si Dean Valdez? I know him from Adam Tulio. Si Dean? Si Dean yan. Okay, mato. UE din kasi ako eh, UE din ako, kaya alam ko. But anyway, to make the long story short, ang issue ngayon is, tumawag ngayon, kateteksa ngayon, iniimbita ako ngayon ng DTI for a meeting. May hearing daw. May hearing. Anong purpose ng hearing? Kasi ho, mali ang kanilang implementing rules, iba sa imported at iba kesa doon sa prescribed by the Philippine National Standard. So, ibig sabihin, ipina-implementa ng DTI ang implementing rules na hindi ang COOP doon sa batas. Ibig sabihin, illegal yung gawa nila. So ang tanong ko, tatanong ko sa kanila, ano bang purpose ng hearing nyo? I-advance ko lang yun, tatanong ko kanila. Anong ang purpose ng hearing nyo? Kung ang hearing nyo ay pag-amenda, hindi nyo kailangan ng hearing. Sapagkat yan ay maliit gawin nyo naman, ng tama. Pero yung ginawa nyo noon, in-implement nyo yan, hindi mo na pwedeng balikan. Tama ba, Dome? Because the damage has been done. You have violated the law. Yun ho ang issue na ibibigay namin. At para ho sa kalaman nyo, kami ho ang una na ako personally, under FBI, ang nag-file ng cartel case. Ito ho, eh, meron din sasabog sa prosecutor's office. Papasabog nyo. Cartel. Pwede. Ganito yan. Ang final kong cartel case against LPGMA. LPGMA. Partilist. Ang cartel ay yung kukontrabahan sila. Anong ebidensya ang kinuha ko? Ang ebidensya ay kinuha ko dun sa kanilang application, under oath, nung sa partilist. Yung sinabi niya, we are announcing the price. We announce a 50 centavo discount. As an association, if you make an announcement, that shows that you have been discussing pricing. So, yung sa prosecutor ho, prosecutor na isa doon, si Chavez, found probable cause. So natuwa ako, may probable cause. 2.5 years, prinisir ng chief prosecutor. So pinuntahan ko si Laila De Lima, na aking kababay. Sabi ko, akala ko ma may probable cause ito. Oo, sabi niya. So 2 days after, final ka agad ng prosecutor. So, mayroon nung kaso, dalawa, sa revised penal code, nandun sa sa passing court, sa municipal court, ang violation naman ng sa cartel provision ng power Pira, nasa court first instance. Regional trial court. Regional trial court. So, inisyuhan mo sila, walo sila sa member ng asosasyon, kasama si Arnetti, na-issue noon ng warrant of arrest. Both. At nakalabas ko sila ngayon, they are out on bail. Dokumentado. So I will not discuss the merits of the arrest kasi baka ako yung... Sub-judice. Ang pangalawa nito is, na-discover ko na may kaso si Arnetti in December 2005. Kinasuhan ng MBI, for illegal refilling and short selling kasi mayroon siyang refill up siya ng mga tangke. So, inisyuan siya. So, dinala ho sa Ubensito Sonyo found probable cause. Inakyat, ayong kumun na ayos, hindi ba na dera, reverse si Ubensito Sonyo. Ayon, ginawa ng Shell, ng Petron, at ng MBI, dinala ngayon sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals, sinustain si Ubensito Sonyo. So, binaliktad si De Banadera. Then, ang ginawa ni Arnetti, inakyat sa Korte Suprema. December of 2010. December of 2010, basta 5 years ago. December 2005, 2010, tama. December of 2010, naglabas ang order ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, resolution, yung ibang director,
hanggang hindi nyo napatunayan na sila'y kasama sa pang-araw-araw na pagpatakbo, hindi pwedeng failan. Pero pwede, ang dapat failan nyo, si Armentina. Iba yung kaso, no? Mula noong December 2010, hanggang ngayon, wala pang final. Ang prosecutor. So, binasabihan ko, nagsulat ako sa kanya, saan nyo ho na file para susundan ko? Walang sagot sa akin, tatlong sulat na. So, eventually, I will raise this issue. And I will fight this issue. Okay, yung tinuwasin yung mga baka, Made in China? Made in China lang ko yan. Wala akong ibang mga kinukuha ng Made in China. Kasi ang China ho, pwede lang sa mga standard pa, mayroong mga subsidiya sila sa export. Okay. Kaya sige ko lang yung kasi naalala ko tuloy yung sinabi sa akin sa Bugado rin. One man, one woman, they're made by God. Look at the skies, the sun, the stars, the moon, they're also made by God. Everything else is made in China. More than that. Ah, mayroon naman ako yung contribution mo. Oh, bawas yun sa'yo. Galit sa akin yung mga tiga-custom ng mga tiwari. Ang sabi ko kay Mang Juan, kasi may radio program mo kami ng cellular radio, sabi ko sa kanila, Mang Juan, anong pagkaiba ng trabaho natin kaysa trabaho doon sa mga mandarambong? Yung mga mandarambong, ha? Sabi sa Pastila, Kuya Regalos Buenos, na mga sa custom. Ano sabi? Sabi ko dito sa broadcast, kailangan laki mata para kita. Sa custom, pikit mata laki kita. Ayos! Okay, gentlemen. Nandito ang PTLA, nandito si Manages, nandito si Kuya Bert, nandito si Atty. Waray. Nang by the way, meron siyang bubulgan din maya-maya na scam na naman. Questions muna. Juvie. Good morning po, Juvie de Guzman, DWPL. Kay Atty. Bitay po. Okay, Juvie. Alam namin, alam kayo po ang ama ng Bitay noon. Ngayon po, marami po ang nangangarap na maibalik po yung death penalty. Sa inyo po palagay, kailangan po bang mawala ang mga Senado at Congressman para mapabilis yung action? I mean lang, kasi di ba sila yung nagpapatagal? So kailangan pala, wala sila, para mabilis yung, ano, yung response ng approval. Pero, approval. Yes. Dahil suportado ni Pangulong Duterte itong death penalty restoration, naniniwala ko na maipapasa dahil majority na ang nagpagkwadis sa PDP laban. Natatandaan niya? So, hindi na kailangan i-abolis ang Senado, i-abolis ang House of Representatives. Ma-aprobahan niya, ma-pag-iba yan dahil sa leadership ni Pangulong Duterte. Kanya may malaking pagkasa, I think 90% maibabalik yan. Super majority. Ano po yung... Super majority, sabi nga ni Pangulong Lakay. Sa inyong pong puso, ano po yung magandang klase ng bitay kung sakasakali matuloy? Kasi meron mo yung bitay sa leeg, bitay, sa inyo. Ako yung indagin, yung humane, hindi naman na, no? Hindi naman na higagayan yung sa leeg. Opo. Yung tatakpan, tapos sa leeg. Hindi naman bagay sa akin yun. Okay. Thank you, Tony. At ang bitay, si kayo Pangulong Digong, double na eh. Double na lang tayo ito. Dobling niya hari na, double hari niya sa kanya eh. Di ba? Para lang daw ma-spread ang mensahe na we made business. Di ba? Okay. Meron lang akong kapiraso. Sabi tayo. Sorry na lang ha, kasi I wrote a letter to the Pope. Last holiday. All that's all right. I read in the letter sa inyo, sabi niya, sa isang gathering, sabi niya, death penalty is a sign of failure. And death penalty is a sign of revenge. So I wrote to him, and I asked him for guidance. Inanong ko, I am for death penalty, sabi ko. But I want to get guidance from you. Because if you read, and I quoted Genesis, chapter 9, verse 5, anong sabi sa Genesis? If a person shed the blood of another person, his blood shall also be shed by human hands. Basahin niyo po yun. Hindi ako sinagot ni Pope, hindi ako sinagot ni Tagle, at mahalan sila sa buhay nila. Thank you very much. Thank you. SB, sige, magtanong ka. English.
Naniniwala ako na si FBR ay talagang mahusay na pinuno. Kaya sinuportahan ko ang kanyang term at nag-join ako as crusader. Sila ang nagpansag sa akin equalizer. Pero itong nangyayari, bagamat nakakamangha, ay nakapagtataka pa rin bakit yung ibang na mga opisyal, like one of the governors that we heard, ay kailangan pagbigay ng 500 pesos para nang sumuko ang mga drug addict at mga drug lord. Ano ang ibig sabihin of just a little comments? May magagawa ba ang ating mga trial lawyers about that? Kasi there is something, bakit nagbibigay ang isang katulad niya? Ang reward. Dapat nga. Ilan ang term ng bawat opisyal? Ba't ngayon lang mamimigay? Kung kailan dumami na ang mga namamatay sa kanyang lugar at mga adik? And 500 pesos is 500 pesos. Question. 500 pesos sa bawat surrendering? Yes. Yes. Bayan ang binabayaran niya isang entrance fee. Pambili ng bato yun. Pambili ng bato. Kasi mag-start doon ang another corruption. Kaya, we have center. Si Governor Ong. Mag-usap kami. Sabi ko, huwag na yung gano'n tayo. Mag-rehab center na kayo. Tapos, mayroong mga NGO, mga pare, join. Kasi ang adik, pag pinapayaan niya, babalik yun. Kailangan natin ng rehab center. O doon kailangan natin ng kuminaya. Masihin ko lang. Masihin ko lang tungkol sa pondo. Sa ating last campaign. Yung naging guest ni Kao, ni Uto Neri dito, Pino, tatak mo. Yung si Colonel Peña ba yan? Bago Peña. Bago Peña. Ito yung pinulgar na meron palang prosyento sa ira ng LGU na naka-allocate para sa ating last campaign. At doon, 4% yata ang ira. So, hinahanap ngayon. Barangay. Pinakakitaan din pala yung mga ano, LGU, sino yan? Barangay ang tayo. Wala namang gumagamit. Wala namang badak, abuse. Badak Council. Ha? Badak. Barangay ang tayo. Badak ba yun? Oo. Police Council. So, hinahanap din na. Saan ang programa ng LGU? Dahil meron pala allocated na fondo para sa, specifically, para sa anti-drugs campaign. Malabang na din balikan yung issue ng scam na kung ibubulgan ng attorney. Meron ako itatanong kay Bert. Eh, panukala ngayon na para medyo may isa ng sikit ng topics along EDSA, tanggalin na yung number calling sa mga bases. Ay, panukala ko lang eh. Ano mo sabi niyo, Bert? Matagal nang minumukahi yan na maging yung panahon pa ni Chairman Bayani Fernando sinusulong ngayon kasi bakit mo sasama ang public utility vehicles, lalong-lalo ng mga bus, doon sa vehicle volume reduction program. Samantalang yun ang kailangan mo para maghatid ng mga tao eh. Yung bus. Gusto nga natin mag-shift from private motor vehicle usage to public motor vehicle usage. Tama yung direction na yun. Sinasabi na namin, gawin natin ito sa bus. Chamber of Philippine Industries. Pero sa jeepneys, dahil sa mga ang dami ng jeepneys, lalo-lalo na dito sa Metro Manila. Sumobra ang dami ng pagbigay ng prangkisa. Huwag muna natin galawin yun. No? Sa taxis, ganun din. Pwede yun. No? Dahil marami yan yun. Taxi na kailangan din. Para mawala rin yung grab at Uber. Kasi pinu-question nila yung grab at Uber. Dahil walang prangkisa yun. Lakay po yung magkaroon. Meron naman ako yung sinasabi kong ad event, known as event or ad. Para kalahati ng private,
ay makabawas na. Sa traffic, tapos kung taxi na lang, kutsi mo, taxi ka na lang, di ba? Ay mayayaman na lang kutsi, di ba? O kaya, hindi na even talaga, kung naniniwala ko, na makabawasan ko traffic. Kaya nagtagtag ng private vehicles. Kasi kung natandaan nyo, inumpisahan niyang vehicle volume reduction program na yan. Maganda yung layunin, ano? Mabawasan yung sasakyan na, na tumatakbo sa kalsada. Pero at that time and until now, ang sinasabi natin, pwede mo gawin yan kung meron kang isang respetadong public transport system on hand. Like for example, kasi palagi nilang kinukumpira sa ibang bansa like Singapore. Singapore. Na napakamahal para mag-bumili ka ng isang private na sasakyan. Dinidiscourage sila. Pero of course, meron silang maayos na public transport system. Tumayo ka rin sa bus stop. Alam mo, ganitong oras, meron darating na busod para sa sakyan mo. Eh, mantakin mo, kagaya nung ginawa nung muna, nung ginawa nila yan, yung number coding, color coding pa nung araw. So, problema ni Atty. Waray, paano siya kikinos ng Monday kung sasakyan niya, number one, paano siya makakarating sa korte kung wala naman siya kikinos ng sasakyan. No? Wag niya, yung taxi na sinasabi niya, eh, hindi ganun karami at that time. So, yun nga, we can only do that kung meron tayong maayos na public transport system, bus, train, sorry. Mass transport ang pinag-uusapan natin dito. Yung utility vehicle, hindi nga natin matatawag na mass transport yan. Dahil ilan lang pasayar ang dala-dala niyan eh. 18 na nagsisiksikan. No? Pinipilit nila siksik eh. Kaya kung isan, ngayon, nagkakaroon pa ng problema. May mga pasayar na nag-aaway-aaway. Diba? May matubo. Ayan. So, kailangan talaga yung maayos na public transport system, mass transport system. Either rail-based or itong bus. Cable car. Matagal na yan. Cable car, limited lang yan eh. Limitadong ano lang yan. Like for example, pagtawid natin sa Pasig River, no? Yun, maaari natin gamitin yan. Pero hindi mo rin pwedeng gamitin yan sa malayuan eh. Sabi ko, biro ko nga eh, kung cable car, ship line na lang. Pwede. Para talong ka lang. Mahirap daw ang cable car. Kasi, kung napupunta ka sa Wasong, saan ka pupunta? At kung nabigit, delikado mo eh. Magdaya pa siya ka na. Toilet on air. Sir. Okay. Sige, si Kipuran. Ako si Jimmy. Ito pong sa traffic, ano ho? Maganda din yung ginawa nila na pagdugtungin na yung finally. No, yung Trinoma at saka yung SM, ano ha? Maganda yun. Pero isang problema kasi riyan, sa MRT lalo na, ang pinagbibili nila mga bagon, made in China. So madalas nasisira. Di ba, winawalang yan na tayo ng China. Doon pa sila bili na. Parang binibigyan lang ng maraming pera yung China para kawawain tayo. No, ha? Pero, ang isa sa mga hindi nakikita, pansinin po ninyo sa umaga, okay, during rush hours, yung mga taga Quezon City pupunta ng Makati. Yung taga Makati pupunta ng Quezon City. Di ba? So yun ang nag-create ng traffic. Now, sa demand or passenger reduction, isa sa makakasolve dyan sa palagay ko, sa pakikipagtulungan ng mga local government units, no? Maging mga may-ari ng kumpanya, National Housing Authority. Ito yung nilagyan na ni Marcos ng mga tenement sa kada syudad, sa kada lugar, di ba? At affordable ang presyo, kahit 30 lang huwag na ibenta, di ba? Para kung halimbawa, nalipat ka ng trabaho sa Makati, taga Quezon City ka, magpahan ka doon. Kaya mong buhay ng pamilya mo doon. Ang problema, itong mga local government officials, kung hindi na kinakamkam yung mga lupain ng gobyerno, no, ha, binibenta nila sa mga malalaking negosyante. Ano ang maaaring gawin ng mga advocates na kagaya ninyo para sa katuparan niyang yan ang pinaka number one na solusyon sa traffic eh.
if I may, no? Kasi napansin ko yung mga this housing na tatanda mo. Tamang may-ari niya, may yaman eh. Then, binibenta nila. So, ang suggestion ko in the selling, dapat pag nagpenta, hindi pwedeng ibenta ulit. Mayroong restriction. May period na restricted yun. Number two, yung baka pwedeng may, kung may mga area naman, baka pwedeng tayong mag-adapt din ng mobile home. Kasi kung nalilipat, pwedeng inupo lang and then you park sa kuryente. You can stay. Pwede yan. But the most important thing sa amin sa industriya, and we hit the call of the president, kung ba sinasabi namin na dapat i-disperse ang mga industriya sa mga probinsya. Hanapin natin saan ang mga raw materials. Kung doon sa raw materials, then we bring the company to the nearest to the raw material. Effective yan ngayon sapagkat transport cost is too high. So, when you produce the product, finished product, ang pinatransport mo is 100% usable na. Ang wastages, hindi mo na dinadala rito. So, you save money and you disperse nearest kulang sa transport. Yun ang inahabo namin ngayon to put up a lot of special economic zones in those areas na mapagbibigyan ang tiga rito na nag-invest. Kasi pangit naman kung ako kompetensya mo, dinagay mo yun, walang tax, wala lahat, tapos ko kompetensya yung unang-unang nagtayo dito, naghirap. So, bigyan sila ng priority. Example ko, no, Steel Asia. Steel Asia nagtayo dito sa Manila. Then, he put up one in Davao. It brought down the price of steel bars in Davao. Bakit? Lahat ng steel billets, diretso na sa Davao ang shipment. Wala nang double handling. Wala na rin congestion, di ba, Bert, no? So, ngayon, doon, wala nang transport na double handling. Naipababa ang presyo. And kaya masaya ang sa Davao ngayon. And Mayor Duterte that time encouraged that. Kaya naitayo yung doon. And then, kung may encourage sa akin mag-disperse, even yung mga empleyado, and we'll achieve more equitable distribution of wealth and equitable development. Yung sana ang maisip ngayon nung mga nakaabot. That leads me to my follow-up question, Lakay, no? Nabanggit ni Mr. Arranza na yung mga nagmimiyari ng bis ngayon, ang mga mayayaman na, no? Ang dahilan niya ang korupsyon. Now, konektado na rin ito sa announcement ng Philippine Trial Lawyers Association na hindi sila tatanggap ng mga drug-related cases. Ang tanong ko po sa inyo, ba't din nyo idadag yung korupsyon? Kasi ako naniniwala, kung walang korupsyon, hindi magiging talamak ang droga. Ano ba? Karugtong pa niyan, hindi mo ba lalabagin niyo ang inyong oath of being a lawyer? Professional oath. Professional oath niyo pagka tinanggihan niyo yung mga... kasi hindi naman lahat ng sinasabing pusher ay pusher. Diba? Maaring pinaratangan lang din sila. Set up lang sila ng mga kalaban nila sa PNP. Alam mo, politika dyan sa PNP matindi. Well, madali naman kaming magdesisyon na trial lawyers. Ang guide namin dyan, yung kapakanan ng ating bayan, ng ating bansa. Ha? Sabi nga ni Atty. Waray, nandiyan naman ang PAW. Paaminin na lang sila kung talagang... So, yung decision namin, matibay yung parang grabe na ang droga sa atin. Tamang-tama naman ang programa ni Pangulong Duterte na aming sinusuportahan. Pag ayaw umami, gagalit siya gano'n, hindi umami. Hindi naman nila tatanggihan. Sasabihin lang na busy kami. Ay, ah! Ang busy lang ako eh. Marami kami. Jimmy! Jimmy. Kasi Bert, pwede sa may plano mo yung bagong DOT sa sekretaryo na palisin na yung mga provincial bus terminal along the EDSA. Tapos, ilipat na lang doon kung meron may vacating lote sa loob. Let's say, NLEX ka, may vacating lote dyan, dahil dyan ka na lang. Kung yung south ka, tingin nyo, magiging effective ba kung makakalot sa traffic sa EDSA? Yung salita na yan, mula pa nung presidente si Marcos,
sa ngayon, narinig natin na, na yung mga provincial pass na pumapasok ng Maynila ay dapat tumbongan at pumasok ng Maynila. Naalala ko araw eh, panahon ni Bidya kasi meron pa nga may, ano, may kailangan, may sticker na hindi ko pwedeng pumasok ng Maynila. Doon na unang nauso yung bus ban na tinatawag. Ang mga bus operators, eh, ang pinakikinggan niyan, yung kliyente nila, sila yung mga pasahero. Yung pasahero gusto makarating dito sa Quezon City. Galing sa, let's say, palagitan natin, sa Bulacan. Ngayon, ibababa mo sila diyan sa ibaba sa may palintawa. Meron ba namang sasama sa kanila galing palintawa, papunta rito? So, napipilitan ngayon yung mga bus operators na mag-responde base sa pangangailangan ng PNP nila, ng mga pasahero. Yun ang dapat na unawain ng gusto ng gobyerno. Sa maraming pagkakataon, in the past, palagi ang nangyayari dito sa atin, ang mga opisyal ng gobyerno, eh parang mga doktor na nagsasuggest, nagbibigay ng prescription. Gamot, ng prescription, no? Na hindi nila tinitingnan kung meron namang ibang bahagi ng katawan ng basis nila. Hindi nila diagnose muna. Kagaya ng araw eh, yung mga doktor, mahigit yan, pagka masakit ang mga buto-buto mo, ang prescription nila, Voltaren. Pero ano ginagawa ng Voltaren? Sinisira na yung kidney mo. Ang dapat talaga mangyari ngayon sa ating case, since sinasabi natin kailangan magkaroon ng pagbabago, na i-analyze ng mabuti yung sitwasyon. Magkaroon ng yung tinatawag natin root cause analysis para hindi mo sa ganun, eh, matagpi-tagpi yung mga solusyon na ginagawa natin na hindi rin nakaka-solve ng problema, kundi nakakalikha pa ng ibang problema. Nadadagdagan po yun. Sir, palag na lang, kung kayo ang tatanungin sa bagong sekretary ng DOPC, bagong asset ng LTO, bagong ito sa LTFRB, ilang buwan ang ibibigay niyo sa kanila para mapatino ang traffic sa lawak ng experience niyo. Simulat sa pulang mo po kayo sa LTO, naging LTFRB kayo, wala naman dating ganyan sa pangangin. Kung kayo po tatanungin ilang grade at ilang buwan ang ibibigay niyo sa kanila para mapatino ang EDSA, ang inaasahan natin na sa loob ng 100 katanong ng mga pagbabago, mag-aloy ng traffic, magpaayusan dito sa mga nagsama natin, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. 6 months, sir. No, 100 days. Sir, wala ba? 100 days, meron tayo mga sir, wala bang nag-offer sa inyo, ni isa sa kanila na gawin kayong konsultant o may balik doon sa testo maski sa DOPC upang makatulong kay Secretary Dugade. May pagpamisa-misa na tatanong tayo kung ano ba ito. Pero wala pang offer, sir, ang mga Dugade administration. Wala pang offer. Sa tingin nyo, sir, mapapatinuto ng Duterte administration? Palagin ko. Palagin ko. Palagin ko. Anong solusyon? Anong midget? Ito ang basihan ko niyan eh. Alam mo, whenever I give out lecture, pagdating sa traffic laws, implementation of traffic laws, there are only three places where traffic laws is strictly. One, Clark, two, Stubing, and third one is Clark, Stubing, Dabao. Bakit pagdating ko manayon tayo doon eh? May vehicle reduction, pero walang reduction sa binibenta. Dumadami lang, dumadami ngayon. Mostly from China ngayon, yung maliliit. Why can't we not program also regulate? Kasi Ang dami bagong mga pumapasok na mga maliliit lang. Ang dami na. Dapat lang may isang dito
chicken and egg situation yan. Dear, kagaya yung nasabi mo dapat may limit. Oh, so, dapat yung duma sasakyan, di na patakbuin. Ano mangyayari niyan? O yung duma sasakyan, sige, huwag na natin patakbuin. Bibili ako ba? So, hindi napapalitan. Ang talagang kinakailangan yan is to discourage them to buy vehicles dahil meron kang magagamit. Dahil meron kang magagamit. Ang mga tao, kaya naman bumibili ng sasakyan, hindi para pag may mga pera sila at kaya naman bumili ng sasakyan. Kundi, mobility kasi pinag-uusapan dito, kagaya rin binanggit ko kanina, galing sa Quezon City, pero pupuntahan niya Makati. Tapos yun, taga Makati, nakatira, punta ng Quezon City. So, mobility ang problema dyan eh. So, ang dapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno, paano mo matutunan yung mobility ng tao? Public transport. Now, pagka meron ka noon, then yung gobyerno, meron siya na yung pay na, o sige, bumili ka sa sakya, pero hindi mo pwede gamitin. Kung gusto mo gamitin, mas mahal. Pero meron kang ino-offer na alternative. Sir, hindi po pwede, kuya, sorry, hindi po pwede yung paghiwalayin yung private tsaka public sa, yung kalsada, kanila lang, kapag ganyan. Ah, hindi. Pwede ka lang? Kahit saan bansa sa buong mundo. Hindi pwede segregate? Even in Russia, hindi pwede. Although, ang ginagawa dyan is segregate mo yung vehicles. Take for example, sa kahaba ng EDSA, segregate yung public utility vehicle sa mga epic lane. Parang epic lane. Yung lab bus, ibalik nyo daw. Lab bus. Yung lab bus, ang counterpart ng lab bus is yung tinatawag natin P2P na service. Point-to-point service. Ah, yun pala yun. Yun, okay. Si Atty. Evasco, mayroon na makasama dito, baka interesado kayo. Mayroon siyang binabagin na scam na nag-discovery. No? Kaya binabagin niya para baka may iba sa atin na mabiktima in the future. Atty. Evasco, sige nga, mabili mo ako na yan. Ito, mayroon ako rito ang kasama ngayon ng CFS at Pakatubong. Yung scam, parang meeting, gano'n, di ba? Ang tagal nito. Ano yan? Pyramiding. Ah! Ang tagal na, ganito. Yung batas natin, matagal na ito, pili pa 1689. Ang batas na sinigit is na kailangan 5 ang respondents cooperative. So, kung ang sindikato ay 3 lang, hindi pwede maging sinigit is na. Although, pwede naman sa chike. Kailangan ng chike ay mga milyon-milyon na tatas na kinapit. Pero yung syndicated novel dapat pag-aralan na kahit hindi kong na palitan na yung napatayo na kaya palit ulit ang scam kung na wala ka na. So ano yung scam niya? Palitan na yung syndicated staff. Ano yung scam nito? Ang scam nito, binintan sila ng black box. Black box ng ABCBN? Hindi, parehas. Kaya may kamahalan. 15,000 ang isa. Eh, 1,999. Meron na. Black box. May negosyo na kasama. Eh, mismo yung box na yun. It does not function. Kailangan ng box na yun. 40 milyon. Oh my God. Oh my God. Alam ba yan na ano? Sanction ba yan ng ABS-CBN? Hindi. Pero pinapakilala ng ABS-CBN yung black box? Hindi. May version sila sarili. Ah, may version. Dito kayo eh. Ano ang kasama ng business? May kaso po kami sa Quezon City po. They're from selling ads, they're from watching TV, prepaid send loading, bills payment, EC,
armoire, ha? Alam mo. Old business in a box. Meron akong suggestion niyan. Ikaw ba? Ang inutil dito ang Department of Trade. Na naman. I have nothing against them. I have no love lost for them, but I have nothing against them. Ang punto ko rito is, lahat dapat ang requirement, lahat ng mga bago, they should go and have it approved. And then may sigyo dapat. And that should be announced sa publiko na ito, na-test na, at ito ang sigyo that they can conduct business. Parang nagpareso ka muna sa SEC. Parang nagpareso ka muna sa retail trade, no? Yung dapat. Eh mula eh, inutil talaga eh. Ang alin? Ang DPI! Oh, pero ito lang. Baka may magkanong dahilan. Sir, dilapit na po namin yan sa DPI. Oo. Ano yung sabi nung ano, wala naman na raw po yung office ng kumpanya. Naging medyo busy. Ganun pala yun. Paano daw nilang papatawag? Tapos, pinakita nga po namin. Hindi, ang ibig ko sabihin, sorry mo ha. Ang ibig ko sabihin, there should be a requirement prior. Tingnan mo ha. Inukin talaga, tingnan mo. You see. We are very strict sa standards. Standards of refrigerator, lahat-hat. But you can see all over, galing sa Japan, second hand. Electric appliances. Hindi ba dangerous yan sa fire? They are strict sa being manufactured here. But they are so lax to those being imported coming from other countries. Ang rason nila pag kaya kinu-question ko, kulang kami kasi sa taong lahat. I recommended to them, we want to help you people, food and drug. Ito ha, pasensya na kung nakapuha ko tayo, no? Emphatic ako. I've been telling the government, three main line of defense ng ating bansa. Customs. What should customs do? Customs should secret that all products are properly taxed, properly classified, properly examined if they are under mandatory standards, and properly classified and documented. Ano naman ang role ng Bureau of Standards? To see to it that all products under product standard should be properly tested for the benefit for the security of the people. Anong food and drug? Dapat lahat din i-examine ang mga products, i-examine ang mga food. Ang problema sa kanila, pag may namamatay, tsaka nung nag-i-examine? This, I think, the presidency of Duterte dapat bigyan ito ng diin talaga. Kasi ito ang first line of defense. Walang makakadepensa pag nandiyan na sa loob. Patay na tayo lahat. Manang Jess, di ba bukod sa mga yan, dapat ang nagkakasuri sa mga ganyan, yung Security Exchange Commission. Kasi iba-iba ng pangalan yung mga yan. Sa organization, pero basic talaga, kung may product ka, parang copyright eh. May copyright dapat. So kung may bago, reglamento dapat, any new product dapat idaan sa Bureau of Product Standard to test. And it is only after properly testing it, whether DOST ang nag-test, whatever, na bibigyan ng license to sell. Oh, and then, at saka doon sa pag-rehistro pa lamang nila, mag-check mo na yung bill. Ano ang ability mo to maintain, maintenance mo, service mo, lahat. Dapat nakatatak yun. I'll tell you, sorry na lang po ha, kung nakapuntok ng timing masyado. Emphatic lang ako. For instance, ang service ng aircon, ang service ng lahat ng appliances, meron ba kayong alam? Sigurado ba kayo pag sinabi ng service center, ng service na tao na pumunta sa inyo na, ang siraho ay compressor? How do you know? You don't know. Ang siraho yung belt. How do you know? Yung kung ano-ano masasabi, wala. Why? Dapat lahat ng mga nagsiservice, dapat dumadaan sa examination sa DTI that they are really qualified and they have got license. And they have to be inspected once in a while. Yan mo ang dapat. Bago yung tukaya rin, si Jess eh. Pero kung nasa sa DTI, matanong ko lang sila, no? What made you invest? How much? Bakit kayo nakumbinsin?
For one box, for one box. Kasi po sir, nung pong during the time po na in-scholarship kami na maging parang exclusive distributor po. Opo, parang ganun po. Bibigyan, magkakaroon po kami ng 1,000 pesos commission each po. Kung so, bibigay niyo lang po sa amin po ng 14,088 tapos ibibenta po SRT daw po na 15,088. Lahat daw po kasi po ito, ilalagay niya po. During po yung time na nagde-demo po siya, nung nagde-demo po siya sir, nagpa-function naman po. Gumagana po yung ano. Tapos po, hanggang sa sinabi niya nga po, connected siya dito sa mga companies na to, humingi kami ng mga certification po after na po nung magkakasuhan na po namin sila. Kasi sabi namin, magwa one year na po, hindi pa gumagana yung box. Natutulog po yung pera namin. Ano yung maganda lang dito? 7,000 members. Maganda yung papel na namin. Kapani-pani. Pero ito is just another case of Yes, sir. So, magkano'ng invest nyo? Sa amin po, almost 3 million. Wow. Sa 7,000 members po, siguro mula sa 40 million. Kung in-invest po sa amin, bumita na. Ano, large scale na ito, attorney? Large scale is tama? Large scale na yan. Oo, large scale is tama. Hindi pwede nang walang piyasa ito. Sino kausap niyo? Pare niyo? Sino kausap? Pwede lang pa ng Nobel yan. Hindi po, mga taga... Isang araw, kasi pupula ko sa DCM, sabi ko, sekretary sa Baguio, alam ko naman nagpupunta ko ng Baguio, eh ako kako nahihiya kasi ako galing ng Baguio, nandiyan na Baguio boy tayo. Pagka bumili ka ng pasalubong from Baguio, yung tatlo, 3-4-100 na peanut brittle, naka-naranasin niya na ba yun? Ang laman lang nun, yung paligid. Sa loob, wala na, puro asukar na. 3-4-100, nakakaya. Di ba? So sabi ko, sekretary din maging masan, nakakaya. So, baka po pwedeng tignan ninyo kasi nakakaya. Talagang ahasang panuloko sa tao nyo, 3-4-100. Ano sabi siya? Accident daw, ano, wala naman nangyayari. Diba? At 2-4-100. Siyempre, maingganyo ka naman kasi mabilis lang, diba? 3-4-100. Pero pagdating mo sa bahay, pag tinilan mo, yung paligid lang meron pinag-printer. Yung ito, wala. And araw-araw na binibenta yan sa Baguio. Diba kaya, pag bibili ka ng raspberry, huwag kayo bumili ng kain-kain. Kasi pag bumili ka ng kain, bulok yung sakit na ang kapal pa ng dyaryo sa langit. Ang press ko lang yung babaw. Para magbanda sa loob, ano na ko, puro bulok na. Pagkatapos sa ilalim, ang kapal ng dyaryo. So, ibig sabihin, ahasang panuloko yun, di ba? Ibigay yung kanyang kampanya. Sa mga bus. Yung mga binibenta Philippine Global. Tsaka yung mga buko pa. Ay, yung lalim ng dyaryo. Talaga? Okay, attorney, Kadyos. Yung mga yan nakakaya kasi ano yan, right? Gawa Pinoy, kung nga Pinoy. O, yung mabibili na sa'yo sa Baguio. Alam nyo na, medyo may bias ako kasi sa Baguio ka. Pagbibili kayo ng sayote, ang kapal-kapal nung ano, ang laki ng bungkos sayote. Yung pala may at dami siksik na Lakay, ang suggestion ko dyan, bawat city, bawat munisipyo as a matter of fact, meron silang in charge sa tourism. Diba? Dapat yan ang trabaho nila yun. Because kung maraming nalulokong ganyan, it will diminish yung kanilang mga kumopasya, it will reduce the number. So, dapat na-inculcate na dito sa, hindi lang DTI kasi talagang hindi kakain pa, inutil naman, hindi na kakayanin yan. Ngayon, itong mga nasa tourism, ang mayor, it is incumbent upon the mayor to look at it kasi image ang kanyang syudad. Yeah.
Asama dapat sa pagbabago yan. Dumugan, Dumugan. Si Atty. Dumugan. Oh, Dumugan. Mapeke naman yung bahag doon eh. Baka di pa ang bahag doon, mapeke ka dito. Narigat yun. Ano, siguro, last two questions naman, yes. At saka si Kuya yun. Si Manu Jess muna. Pastor Jess muna, sorry. Reverend Jess. Ang ating request po sa mga kwarta. Sa ngayon po kasi, ang tiwala ng mamayan kay Presidente, talagang nakikita natin okay, lahat. Ang pagkitiwala ito, bilang ating Pangulo ay isang abogado, former prosecutor, at pangalawang natin abogado, naging Pangulo ng ating bansa. So itong panahon ito, ang support ang kailangan natin makita sapagkat ang panahon po natin ito, isa lang po ang problema ng bansa ito. Wala na pong respeto ang Pilipino sa kapwa Pilipino at sa lahat ng uri ng batas. Wala respeto ang tao. Ngayon po, bilang abogado at prosecutor ng ating Pangulo, ang magiging solusyon kong best dito ay mula sa samahan ng mga abogado. Sapagkat alam po lang natin, ang abogado, kayo. Ang abogado, yung balukot ng duwit. Yung duwit, binabalukot. Ito po sabihin, maging totoo po tayo. Kailangan po kayo ng mga abogado sa panahon ito ng ating Pangulo. Ang tagumpay ng Pangulo ay nakasalalay din sa bawat batas at sa pagtulong ng lahat ng abogadong magaling sa bansa. Sa ngayon po, unang kalaban, Human Rights Commission. Abogado eh. Dahil pinipilit mo na, kawawa naman yung binigyang karapatang manghuhuli. Alam mo nang magnanakaw, alam na manghuhuli pagdating sa kanila. Hindi dapat gawin yan sapagkat sundin natin yung mga tao. Paano matutupad yung hangarin ng Pangulo? Bakit namatay na? Dito po, sa ngayon po, wala kayong marinig sa radyo, kundi lahat pinagpapatay ng riding and tandem. Sino ang riding and tandem? Yun din palagay ko mga polis na natatakot ibulgar yung kanila mga, yung kanila na assets. Kaugnayan. Assets. Dito po, mawalan gana po, sorry, no? Ako po'y magpapaalam. Sapagkat tumawag na, misis ko eh. Hindi, kung ba'y tumawa, ako lang kumawa ng order ni misis. Ganito, ano, tatanganan mo namin yan, ibigay ko ang number po. Kasi sa kaso namin sa, ano, sa fight illicit trade. Illicit trade yan, naalala ko lang. Yeah. No, okay. May nakatayo ko pa sa FBI, nakatayo kami sa kumbutsko na mo. At gusto kong makita-update sa inyo na may mga issues ka. Hindi na ako makapag-hintay kasi ako. Hindi ho ako kandidato. Hindi na nga lang. Hindi, dating pa ito. Iba ito. Ito pang nakapuhay ko. Salamat sa inyo. Thank you, Brother Jess. Thank you. Thank you. Yes. Salamat, ha? Magdaya tayo, ha? Lalo sa prosecution. Magdaya tayo. Pinabayang okay. Mo ba? Ano? Okay. Prosecution. Halimbawa, may mga nakuha ka dito. We can do it. Okay. Probo na yan. Atty. Bitay. Isang lang muna. Atty. Bitay. Kasi, alam ko rin sa Atty. Bitay. Thank you. Ako galing dito na maganda na mask para victims. No? So, kami sa National Press Club ay ano na naman ang umasa na sa nakalais mapapilis ang prosecution ng mga suspects. Although may presa na nakatulan ng kamatayan, pero rin hinatulan ng taas. Di ba? Kasi kasakit at namatay sa kulungan. Pero siyempre, hindi naman yung nilatay natin. Pero man nasasabi, total sa dami ng mga subjects dito ang Atty. Bitay, pwede ba magkaroon ng partial Dinala na yan sa court martial decision. Partial decision. Partial decision. Okay. Sa mananandang. Eh, hindi pumayag ang court suprema. The highest court of the land. Sinabi noon, wala tayong magagawa. So, dinala na yan. Pinakit na namin sa court suprema yan. Hindi pumayag. Eh, hindi ano pa, wala tayong magagawa. Okay. Pero, malapit natin yan. Nasa depensa na. Nasa depensa na ngayon. Kanya lang, laging na-delay. May iba iba ang abogado noong nag-resign si Porton, di ba? Abogado niya ang mga ano yan? Pagpapatuan. Nagpalit na ang abogado. Salpanelo. Si Salpanelo. O may magpapalit na naman niya. Ang kanya yun ang delay na matagal. Ang huling abogado yung siligaw mo, si Salpanelo. Na
sandaling naging spokesman ni Presidente. Eh, nagriyak ang taong bayan. Bakit natutuwa ang taong bayan? Hindi ko maintindihan. Ayun. So, yun na naman ang problema. Mali-delay na naman. Hahanap na naman ang halili ni Sal Panelo. Delay na naman ng matagal. Yun ang naglaging problema na nakamit namin. Atty. Pete, sa pagpasok ng bagong administrasyon, ano ba sa tingin niyo? Dapat na mabago sa ating justice system? Ay, no? kailangan. At yan ang isa sa pinupuntirya ni Pangulong Duterte. Kanya nga siya gusto niya kamentahan ng konstitusyon na ang ibig niya ay kongkon yung hinahalan ng taong bayan. Tama ba siya? Pwede bang gagawin niya? Pwede bang kasama ba sa mga kandidato? Ang problema natin, andyan din ang maling sistema. May kakandidato na naman ng mga congressman, yung kanilang anak, kamag-anak, senador, yung mga bata nila. Eh tayo mga walang pera na nakikinaban lang sa prinsipyo. Dihado na naman tayo. Yung may malinis na hangarin, merong prinsipyo, ay pinahanay-babaw ng mga maluluming politiko. Asahan nyo na pangarami na naman kakandidato na hawak ng senador, hawak ng mga kongresista, hawak ng mayor, karamihan pa mga anak nila, mga asawa. Tingnan ninyo ang sinabi ko, abangan ninyo nalusad na ang kongkot. Sila rin! Okay. Last words naman mula kay Bert. Although sinabi ko nila, 100 days, maayos yung problema na siya sa EDSA. Pero kung meron ko kang dadagdag, Lana. Okay. Thank you, Atty. Roger Waray Evasco. Salamat na marami sa inyong presensya ngayong umaga sa ating pong Brodkaster Forum. We'll see you next Wednesday sa isang pang edisyon ng ating Brodkaster Forum. Salamat po na marami. Sa mga nag-o-enforcement sa mga pagtuluan ng mga local support. Kasi na bonus pa lang sila. Hindi, tayo mo kayo uupo sa